YouTube channel RJ News. Sa inyong lahat. Ako po si Angel Desa Maderal. Pansamantalang hahalili muna kay Angel Alin. At ako naman po si Bon Tulfo, ang inyong bagong kakampi, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang hapon po sa inyo lahat. Si Kuya Mon ay pansamantala na may pinuntang importante. Partner. Yun nga partner yung i-discuss ko partner. No? Ayun. Si Ma'am Aline or si Angel Aline ay hindi nyo po muna pansamantala makakasama ngayong araw dahil meron siyang inasikasong importanteng mahalaga. Yan. Ayun. Importanteng mahalaga. Ayun. Oo. Ganon din naman si Kuya Mon partner. Yan, no, so why? Sa mga nagtatanong dyan. Anyway partner, ito ay araw ng Lunes, September 14, 2020. Unang araw ng paggawa para sa linggong ito at unang araw ng klase para sa mga nag online class dyan. Ayun. Yan. Mag-aaral po tayo mabuti at nako, napakahirap pong magbayad ng tuition. Totoo lalo yan. Lalo na alam mo naman. Nakaka-relate ka dyan, partner. Oo, ako, partner, medyo matagal-tagal pa dyan, mga 5 years. Matagal ka pa. Oo. Pero ako, nakaka-relate talaga dyan. Anyway, magandang ang alituntun to. Magandang Lunes. Medyo maulan lang. It's a cloudy day today. Medyo ingat. Dala po tayo ng mga payong, yung mga nasa Totoo. Labas dyan. Magdala tayo ng mga payong nila. Mga kapote, sa mga nagmomotor, ingat lagi sa kalsada. Totoo. Yes. Magandang hapon ulit. Anyway, okay. Ayan po, muli po namin kayong inaanyayahan sa isang oras ng serbisyo publiko dito sa aming programang Isumbong Mo kay Tulfo, ang original na sumbungan ng bayan dito sa bago nating tahanan partner sa DZRJ Radyo Bandido. Yes, at sa Facebook naman, mapanood nyo kami sa facebook.com DZRJ810AM. Yan, at Sky Cable Channel 224, Digital TV Plus Boxes Channel 25. Ayun, partner. Anyway, partner, I'd like to grab this opportunity na lang din, partner, para dun sa mga nagtatanong kung saan pwede magsumbong, anong hotline, anong email. Ayan po, sa mga nais magsumbong personally, tumatanggap po kami ng mga walk-in complaints. Maaari nyo kaming matagpuan sa Unit 2702, Burgundy Empire Tower, Ortiga Center, Pasig City. Bukas kami mula Lunes hanggang Biyernes, mula alas 9 hanggang alas 2 ng hapon. Tapos sa mga medyo nasa malayo, mga nasa probinsya partner, pwede silang tumawag partner dun sa ating hotline na 09987926304 at 09987927179 partner. Ayan, oo. Yeah. Well, partner, sa totoo lang, napaka ano ngayon, Lunes na Lunes, batuhan ng
mga shade sa isa't isa. Ano yung language sa batuhan ng tae sa social media? Ano totoo, ba yan? Partner. Ito pa, ito ba yung tinutukoy mo ba, partner, ay yung tungkol dun sa alitan ng mga Pilipino at saka Yes. Oo, yung tungkol dun sa tattoo ni Bella Porch. Porch, yun. Yung isa sa mga TikTokers yan, partner. Oo, yung TikTok na yan. Kung, well, hindi ko na kailangan ipaliwanag yan. Yan yung social media site na may mga sumasayaw at alam nyo na yon, lalo na yung mga kalalakihan. Anyway, ayan, may nakita yata ang offensive tattoo, partner, ano? Doon sa kamay, sa braso ni Bella. Na sa tingin, nasaktan yung damdamin ng mga Koreano dahil pakiramdam nila, partner, na discriminate sila. Parang ganun yata. Oh, actually, yung mga Koreano ang nasaktan. Hindi tayo, ha? Baliktad. Na ang mga Koreano ang nasaktan dahil yung tattoo po, mga kaibigan, puso siya eh, puso, na may 16 rays of the sun. Kung titingnan natin nung Japanese Imperial that is the symbol of the Japanese Imperial flag. Yun ang mabigat, partner. Hindi ba kanina dinidiscuss nga natin partner. With the was the yun po kasi yung flag ng Japan na yun yung ginagamit nila ng gera from the Edo period, from the 16th century up to the Second World War. Napakatagal, yes. Ilang century yun. Yun partner. Din siguro, partner, yung gamit na flag ng Japan nung inapi nila or na-oppress yung mga Korean. So they find it medyo offensive. Yes. Actually, partner, kung titingnan natin yung ating history, napang grade mo nung sa history? Medyo mataas yan, partner. Magbigay ka ng ano. Mukha naman eh. Ayan. Apakasit titignan natin yung history ng ng gera is during that time nga, partner. Ayan. Yung Japanese flag nung Imperial Army during that time, during the 1910, binadeclare nila ang Korea na ano sila, supreme power sila sa Asia. So yun ang parang, siyempre of course, andyan na yung mga comfort women, andyan na yung mga bata, matanda, pinagtatrabaho nila, pinagpapatay. So, medyo offensive talaga, pero that's already ano eh. Na partner eh. Sabi nila, history na yan, naisulat na yan, wala na tayo dyang mababago, partner. We cannot even go back to change it. Kaya lang siguro, partner, ganun siguro talaga kalaki yung impact, ganun siguro kalaki talaga yung pinanggagalingan ng mga Korean. Kaya siguro na-offend talaga sila ng bongga dun sa tattoo ni Miss Bella Porch. However naman, siguro sana malaman din ng mga Korean na hindi naman siya intention natin ng ni Bella na ma-offend sila. Actually, it was not intentional. Sabi nga ba ni Porch, di ba, ni Miss Bella, na papa-cover up niya na lang. Hindi na tayo pwede nagalin eh. Tattoo yan eh. Papa-cover up niya na lang. But the thing is, kaya nagkaroon ng masasamang derogatory comments and everything. Kasi parang nag-umpisa yata na parang, yun nga. Nilait tayo ng mga nilait-lait na sabi. May pusong imperialismo daw. At saka ano daw, medyo naging below the belt na sila dun, partner. No? May mga naging komento sila na bansot daw tayong mga Pilipino. Maiitim daw tayo. Ano daw tayo? Tahanan daw tayo ng slaves. Yun. Yun yung at, sinabi nila. At ang pinakamabigat dito yung we are generalized tayo, non-educated people daw tayo of Asia. Sabi ko nga eh, ang gagaling natin mag-English, mas magaling pa tayo sa kanila. Partner. Tapos sasabihan tayo na gano'n. So yun ang nagkaroon na shit-slinging. Which is nakakalungkot, partner. Ganun. Kasi partner, para sa kaalaman ng lahat, isa ang Korea sa pinaka, kumbaga, close country ng Philippines, di ba? Pagka may mga bagyo, agad-agad. Close ally. Nagpapadala sila ng assistance, ganun din naman tayo sa kanila pag may mga kailangan sila. In fact, partner, no, nung nagkaroon ng Korean War, isa ang Pilipinas sa mga immediate na nagpadala ng sundalo. Yes. Para respondihan sila. So, medyo masakit para sa parte nating mga Pilipino na despite dun sa sakripisyong ibinigay ng mga kapwa natin sundalo na Pilipino, ang matatanggap natin is yung discrimination, di ba? Yun nga, masama, partner. Tapos ang mabigat pa rito, yung mga netizens, which is hindi naman talaga totally yung lahat, yun pa ang mga ano, yung pa ang mga nanguna. Eh dapat, kung tutusin, para lang sa kaalaman ng marami, ha, during
The year was 1990, April 18, 1990. The Minister of Foreign Affairs, Taro Nakayama, said to the people of South Korea, "Japan is deeply sorry for the tragedy in which these, the Korean people, were moved to Sakhalin not on their own free will, but by the design of the Japanese government and had to remain there after the conclusion of the war." So, bukod sa nag-sorry na nga sila, partner, ito pang ano dito, Japan provided South Korea with $300 million grant in economic aid. Ayun. And $200 million in loans. Mm-mm. So, a total of trust fund sa mga, more or less, mga $800 million. So, para kumbaga, partner, parang maipakita na sincero sila dun sa ginawa nilang apology. Nagbigay sila ng parang kahit pa paano, danyos per siguro. Yes, danyos. Hindi, it wasn't even, actually, kusa nilang binigay yun. Wala namang hearing na naganap or ano. Wala. Ang nangyari pa niyan, binigay nila ng kusa. And at the same time, of course, hindi lang yan. Sino ba naman tayo mga Pilipino, di ba? Pero, the year was 2014, April 9, the Japanese ambassador to the Philippines, Toshinao Urabe, expressed heartfelt apology and deep remorse and vowed never to wage war again at the Day of Valor ceremony in Bataan. Take note, ang bigat nung sinabi yan, never to wage war again. That's not just us. Yes. But buong mundo, wala na silang gagalawin. Kasi actually, sa totoo lang, ang Japan, superpower naman totoo din. Totoo, partner. Maliit na bansa, pero malakas. Ayaw na lang nilang, alam mo yun, balikan. Yes. So, when technically, ang nangyari kasi dyan, yung 16 rays of the Japanese imperial flag na tattoo, na-offend sila. I don't even understand why this became an issue, partner. So, totoo lang. Nababawan ako. Totoo, partner. At saka nakakalungkot dyan, partner, no? Nakita ko kasi kahapon yung video wherein yung isang Korean millennial, kabataan na Korea, inapakan, pinunit yung watawat ng Pilipinas. Syempre, yung mga, alam mo, mga kababayan natin, tayo dugong mandirig. So lalaban at lalaban. Ngayon ang mga Pilipino, nagpo-post din naman sila ng video nila at picture nila na may ginagawa silang hindi maganda din doon sa watawat ng mga Koreano. Actually, yun na yung sinasabi ko. Ano na yan, that's going to be a ripple effect. Yes. Sabihin nun, pag tinamaan yung tubig na, no, siyempre tatama kung saan, lalaki na lalaki. That will spread all throughout. Eh, sana naman, napakasimple. Ito lang my humble opinion. Ano. Yes. Sana matapos na lang yung ganyan. Mm-hmm. Kasi actually, sa totoo lang, it's not even helping anybody. Yes, not even helping the economy. It's not even... Ngayong panahon ng pandemya, kailangan natin ng unity dahil lahat totoo tayo apektado. Partner. At saka sa nangyayaring ganyan, partner, sinasaktan lang natin ang damdamin ng isa't isa. Partner. Yes, isa pa yun. Ah, di ba? May hugot, partner. Actually, sa totoo lang, dapat nga, we all live under the same planet, under the same rules, kung tutusin. Inayos, binago-bago lang naman. But please, we have to be, we have to be united. Totoo, partner. So move forward lang, forward. Huwag na natin balikan ang nakaraan. Sana this week, partner, matuldo ka na yung alita na yan. Anyway, maganda naman yung foundation ng relationship ng mga Pilipino at Koreano. Hopefully, hindi siya makalimutan ng lahat, diba? Ang dami-dami ninyong ano dyan, mga K-pop diba, kayo. Ang mga millennial, kung kani-kaninong, bias ba yung tawag nila dyan? Yung mga BTS, kung sino-sinong Koreano, diba? Actually, meron nga, may share ko lang. Meron isang, ayoko nang talaga ng Korean pop, K-pop. Ayoko talaga yung mga... Kasi patanda na tayo para dyan eh. Pero there was this Korean movie that caught my attention. Ano yan? Train to Busan, partner? Hindi. Yung napanood ko yun eh. Hindi Train to Busan. Isa, yung... ano ba yun? Basta tungkol sa wife. Ah, okay. Husband, yung... Yung ang storya, yung babae. Ito, ayun, nag-react na yung mga... alam nila to. Yung babae, yung lalaki, akala niya mabait. Pala, even under her nose, yung mga babae niya, yung mga kakilala pa nung asawa. Partner. Alam ko yan. The Life of the Marilyn Monroe. Ano ba yun? Parang ganun.
Alam niyo mga kaibigan, ang dami kong kilala ngayon na malapit na maghiwalay dahil dyan sa... Ay nako, nasisira ang ulo ng mga babae dyan, partner. Kasi partner, halos lahat karamihan ng mga kababaihan yun. Ako, aminado ako ah. Panatiko ako ng mga K-drama na yan. So medyo K-drama nagkakaroon kami ng standard when it comes to guys. Kasi syempre sa mga K-drama, nandiyan dyan yung picture perfect guys. Tapos nandiyan din yung mga picture perfect na... Picture perfect ba yung K-pop mong babae? Nandiyan din yung mga picture perfect na relationships. So, relationship. May mga ganun kaming standard, diba? Uh-huh. And sometimes, na-i-apply namin siya sa buhay. So, nakikita ko, na-observe ko na slowly, na-apektuhan niya yung thinking namin mga kababaihan. Mm-hmm. Diba na? Ay, na-apektuhan talaga big time kasi para mga nasisira yung mga anyway, na-share ko lang. Ayan, sige. Anyway, partner, isa pa partner sa mga nangyari, sa mga nagdaang araw, partner, busy-busyhan ang isang bumo kay Tulfo, mm-hmm. partner. Ayun. Dahil nitong nakaraang Sabado, kahapon yata, partner, na mahagi ang ating Ramon Tulfo Good Samaritan Foundation ng 500 bags of relief goods dito sa Barangay Bagong Silang, Quezon City, partner. Oo. I'd like to... thank everybody who nag-volunteer. Totoo. At yung mga pumunta, syempre, sa gitna ng pandemya, lahat takot eh. Totoo, eh, ngayon, pero nagpapasalamat ako sa mga nag-volunteer. At the same time, yung mga pumunta doon, naglakas loob. Yes. Mabuhay kayo. Kailangan daw nila partner ng pagkain eh. Yes. Anyway, sa mga hindi nakakaalam partner, no, ito ay tauna na talaga natin ginagawa partner. Diba? Bago pa man, well, technically sa 29 years natin sa serbisyo, lalo na yung tinaguyod ni Kuya Mon, napaka, sa ilang taon na yon, sa every month or kung mayroon lang pagkakataon. And of course, magpapasalamat na rin tayo sa ating mga sponsors. And the people who have donated, maraming salamat po. You know who you are. At yung mga nagbo-volunteer partner na magpack, di ba sabi nga nila, yun. Wala ka mang pera para makatulong sa ibang tao. Pero correct. Yung simple act mo lang na magbalot, ayan, yes. Malaking tulong na yan. Eh, si Kuya Mon nga, di ba, nung kailan, di ba, he was there. Nagbabalot din siya, he was doing that. Baka hindi nyo po alam mga kaibigan, si Kuya Mon, kahit na siya ay 50 years old na, take note 50 ha. Aba eh, maliksi pa po siya. 50 kaya, ba kaya, partner? 50? Mabuti pang 50 na lang at baka mamaya bukas iba na nakaupo dito. Baka hindi na tayo. Baka hindi na tayo makaupo dito. Ayan. So he's still in on top of his game. It's just that, of course, gusto-gusto na rin na magpahinga kasi siyempre, di ba, very hectic, very schedule. Totoo. Kaya nga nandito na ako bago yung kakampi para yes, to assist him. Totoo, partner. Ayan. Tsaka partner, sa mga hindi nakakaalam, ang isumbong mo kay Tulfo ay hindi lamang po sumbungan ng bayan. Hindi lang siya nakilala bilang sumbungan ng bayan. Yes. Nakilala tayo sa iba't iba nating klase ng mga charity works. Nandiyan dyan yung mga outreach program natin, right. Relief goods natin para sa mga mahihirap. At yes. Isa tayo, partner, sa mga agad-agad rumiresponde sa mga nasalanta ng bagyo. Mm-hmm. Meron din tayong mga medical missions na kinakasa sa iba't ibang lugar, especially partner sa mga kabundukan para maabot natin yung mga kababayan natin na salat sa yaman. Yun. Actually, sa totoo lang mga kaibigan, ayaw na ayaw ni Kuya Mon yan. It's just that, of course, gusto kaya namin ginagawa itong we're making it public, yes. Dahil po gustong malaman, malaman ng mga sponsors and of course yung mga nagbibigay para alam nila kung ano ba ng mga project nyo dyan. Baka mamaya binubulsa. Wag naman. Hindi po namin gawain yan. Ayun lang. So hindi namin siya ina-announce para i-brag. Ina-announce namin siya para mas mahikayat natin yung iba nating mga kababayan na gumawa din ng ganung gawain. O di kaya maipakita sa mga sponsors natin na yung mga pondo na ibinibigay nila, yung mga goods na ibinibigay nila sa ating tanggapan, napupunta sa tamang kamay. Yes. And at the same time, of course, bukod sa yun nga, na malaman na din ng mga tao na kahit na hindi sila mo ngayon nabigyan, antay-antay lang. Kasi totoo. Sa totoo lang, partner, maraming nagtitext. Ang dami, partner. Kung hindi lang natin talaga maano, sa totoo lang, sa araw-araw na ginawa ng Diyos, ang daming tumatawag sa ating himpilan, lalo na nung wala pa tayong, actually, wala pa tayong 90 days on air. Yes, partner. At tuloy-tuloy, maraming salamat sa pagtangkilik, maraming salamat sa pagtitiwala, lalo na yung mga nasa OFW, nating mga kababayan. Anyway, sige, partner. Marami na tayong
ano, tatalakayin. Siguro mag-break muna tayo. Commercial break muna tayo. Pero partner, bago tayo mag-commercial break, partner, i-discuss ko lang sa kanila or bigyan ko lang sila ng pahapyaw na idea tungkol dito sa mga reklamong ihahain namin sa inyo, partner. Isa to, isa sa mga reklamong masusubaybayan ninyo ngayong araw, itong reklamo, maraming makaka-relate nito, partner, dahil maraming nag-work from home, maraming nag-online classes. Reklamo or concern ng isang ginang dito sa Mandaluyong City. Ayun. Matagal na raw silang nagpapakonect ng internet, hanggang ngayon hindi raw sila malagyan-lagyan, partner. Ang problema nasa barangay daw. Antabayanan po ninyo ang kabuuan ng istoryang yan at kung ano ang naging action ng isang bungmo kay Tulfo at ang naging resulta, partner, matapos natin pumasok dyan sa eksena. Yes. Samantala, partner, isa to, partner, sa mga reklamong nasolusyonan ng isang bungmo kay Tulfo sa mga panahon na nasa ilalim ng enhancement community quarantine ang ating bansa. Antabayanan po ninyo itong reklamo ng isang frontliner na umiiyak sa atin, partner, dahil hindi maibigay-bigay yung kanilang sahod noong mga panahon na yun kung kailan kailangan nila ng pera. Antabayanan ninyo ang resulta ng reklamong yan at kung ano ang naging action natin. Samantala, partner, ito, partner, isa din, makaka-relate din ito ang marami. Reklamo ng isang kliyente ng isang cargo company, nagpadala siya ng cellphone na wala, partner. Alamin natin kung nakanino ang pagkakamali at ang naging action natin dyan. Samantala, partner, may isang dumulog sa ating tanggapan kanina, nakapulot, Good Samaritan ito, partner. Nakapulot siya ng isang wallet. Ito po yung wallet na may mga ID at credit card, partner. Mabuti na lang at siya ang nakakuha nito. Antabayanan din po ninyo ang kabuuan at ang mga detalye nitong nawawalang ito at baka mamaya kakilala ninyo ang nagmamayari. Yun. Isa pa, partner. Last but not the least, isa pang reklamo ito laban sa mga pulis. Nako. Oo. Pinaratangan daw sila na nagsasabong at dinampot nang wala namang ebidensyo or wala namang concrete talaga na patunay. Baseless, ano? Abangan po ninyo ang kabuuan ng sumbong na ito at ang naging action natin dyan. Maya-maya lamang po. Yun, subaybayan po ninyo ang sumbong mo kay Tulfo. Magko-commercial po muna tayo. Samantala, ang oras po natin ay 3:18 na po ng hapon. Pagpagtanggol ng nahabi, ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga mapang-abuso ay lahat tumutubi. Tulfo, nagpagtanggol ng nahabi, ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga mapang-abuso ay lahat tumutubi. Sinimulan ni Ate Alin at ni Kuya Mon, programa na binuo nilang dalawa na pun. Mga krimen at anumalya ay lahat paun. Walang witness, lahat na supri, never acted like a goon. To ang unang sumbungan na bayan, di mo nakakilangan. Kung mag-alilangan, handang-handa kang tulungan. Hanggat ikay nasa tama at wala sa kamalian. Siya ang nagsitig kamay na pwedeng-pwede hawakan na wala na sandali at muling nagbabalik. Isinama ang anak sa pwersa na parang hindi pinapakilala ang kanyang anak na malupit. Oh, Tulfo ang pangalan, siya ang bago nating kakambi. Oh, Tulfo, tagapagtanggol ang nahabi, ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga magpang-abuso ay lahat tumutubi. Oh, Tulfo, tagapagtanggol ang nahabi, ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga magpang-abuso ay lahat tumutubi. Inapi ka ba? Isumbong mo kay Tulfo. Mapapakinggan at mapapanood sa Radyo Bandido TV. Lunes hanggang Biyernes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Papakinggan sa DZRJ 810 AM at panoorin din sa inyong mga TV Plus at Channel 224 ng Sky Cable. Isabay nyo rin sa facebook.com/DZRJ810 AM at YouTube channel RJ News PH. Abangan sa mas pinalakas at mas pinalawak na orihinal na sumbungan ng bayan. Isumbong mo kay Tulfo.
Watch and tune in to Opinyon Mo, Pakinggan Natin. Karapatan mo, irespeto. Happy I'm home! Happy as ako kapag listo at ganado siyang kumain. Happy and healthy siya sa NutriChunks. Recommended by my vet. NutriChunks is the only one with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat and fortified pa with essential nutrients that help keep him strong, healthy, and happy. Listo ganado sa NutriChunks. And magandang hapon po. Nagbabalik tayo dito sa ating palatuntunang isumbong mo kay Tulfo, partner. Ang oras na natin sa kasalukuyan ay 3:22 na ng hapon. Yan, and we're saying hi to, good afternoon pala kay Winnie Ching. Ayun. Kay Winnie Ching, kay Amboy Havalera. Sermon, idol ko po kayo. Si Deserio Flavier Havalera ito from Lopez, Quezon at Imus, Cavite. Magandang araw po sa inyo. Ayan. Ayun, partner. Ito, partner. Batiin ko lang. Nanunood si Miss Vanessa Banaag. Ito yung atin ng aking boyfriend. Mabutihing jowa. Ay, sabi, banggitin mo na yung pangalan. Nakikinig din si Engineer Erwin Simplina. Magandang hapon. Engineer Simplina, magandang hapon po. Ayun. Ito, partner. Ito, nagpapabati din. Good afternoon po sa inyo watching from Delish Food Hub, Mandaluyong City, mula kay Jean Ramilo. Yes, si Jean Ramilo. Good afternoon po. Marites! Hello, hello! I am KT Followers. Good afternoon to everyone and all. Thank you, Marites, for that sweet, sweet message. Totoo. Ayan. Ayan, ito, partner, no, nagpapabati din. Gandang hapon sa inyo at sa mga followers ninyo from Mr. Jojo Penanyo. Penyano. Oo, Penyano pala. Ayan, kaibigan natin yan, si Mr. Penyano. Okay. At nagpapakumusta din, partner, si Miss Beth Perez. Magandang hapon, Sir Bon Tulfo at Gandang Desa. Talaga? Ayun. May ganun. Oo. May pagganda. Tawa. Din nangingilid ka, engineer. Joke lang. Kay Nikaps, magandang umaga rin. Ah, magandang hapon pala sa'yo. Eh. Magandang umaga. Maganda daw mga Korean shows. Yun ang kinoment niya kanina. Ayun. Kaya ang partner, sana hindi na mag-away. Anyway, partner, may babasahin kaya ito, partner. Oo, oh, ito sa ang ating pagbabalik tipid tips. Ayun. Alam nyo bang bawal magkabit ng antena sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente? Bakit? Makuryente kayo yan dahil delikado po yan dahil sa mismo pagtatayo ng bahay o kahit na anumang istruktura na malapit sa linya o tore ng kuryente ay may higpit pong ipinagbabawal. Yan ay nakakapinsala at maaring magsanhi ng sunog. Yes. May kaukulang parusa ang paglabag po dito. Makinig po kayo. Ha? Ang pag ito ay pwedeng kang makulong ng hanggang 12 taon. Pakatagal. At kasama pang multa na hindi bababa sa 50,000 pesos. Kaya makipagtulungan upang mapanatiling tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente sa inyong mga lugar at saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Ayun, partner. Batiin ko lang din pala, partner, na magandang hapon si Miss Elizabeth at Dinero Maderal. Oh, wow. Yung aking mga magulang. Yes, magandang hapon po sa inyo, madam. Ayun, partner. Yes. Anyway, partner, dako na tayo dito sa ating unang sumbong. Dire-diretso na po tayo dito. Unahin na natin itong reklamo ng isang ginang na residente ng Mandaluyong City, partner. Yes. Ito ay si Miss Chris Santos. Dumulog ito sa ating tanggapan, partner, June 22, 2020. Nagre-reklamo ito kasi, partner, nag-apply sila ng isang internet provider. Para nga dun sa, kasi di ba naka-ECQ tayo. So lahat halos ng mga opisina, pati mga kabataan ay naka-online schooling, naka-work from home. So ngayon, kailangan niya ng internet. Nag-apply siya sa isang internet provider. However, partner, yung internet provider, each time na mag-a-apply siya, ang sinasabi sa kanila, hindi sila binibigyan ng permit to work ng barangay. Ako. So si barangay partner, ang problema pala dito, partner. Actually, nagtataka nga ako, but sabagay, tama naman na magkaroon ng clearance at coordination. Yes. Pero yung clearance ba, mang nagagaling pa ba? Nanggagaling daw sa barangay partner. Kasi ayaw daw sila paakyatin sa poste. Bakit daw? Hanggat walang work permit. Ito, partner, pakinggan natin. Ayan, sige. Sa ganito. Meron kami connection ng Globe. So, matagal na namin kinocomplain yun dahil nga nagpa-fluctuate sa internet. Ang laging sinasabi sa amin ng Globe, ayaw daw silang bigyan ng permit ng barangay. Ngayon, nagtataka naman ako kasi bakit dati naman na-installan kami ng Globe. Nabigyan naman ng permit. So, I thought,
si Globe talaga yung may diferensya. So, nag-apply kami ngayon sa PLD. Yun nga, sinamahan ko sila sa barangay. Mm-mm. Ang sabi sa barangay, nila pinapayagan si PLD at si Globe. Mm-mm. Kasi meron silang parang matagal na na-case. Parang hindi nagawa ng Globe. Ayun, partner. So, ang sinasabi niya kasi, partner, may internet sila noong January, which is okay. Globe provider nga. Okay. Ngayon, partner, dahil nga sa nagkaroon ng problema si Globe, hindi na sila magkaroon ng internet, nag-request sila dun sa barangay na baka pwedeng magpaakyat kami dyan ng contractor, which is yung nag-aayos nga ng mga kable, mm-hmm. para maayos sana yung naputol na linya. Yeah. Ayaw pumayag nito ni barangay. So, nagtanong sila, ma'am, ano po bang naging problema? Bakit hindi kayo pumayag? Sabi ni barangay, maghanap kayo ng ibang internet provider dahil hindi namin paaakyatin si Globe dyan dahil may atraso sa amin. So ngayon, partner, nagtanong naman sila kay PLDT. Nung may aakyat na contractor ng PLDT, ayaw din naman bigyan ng working permit, partner. At ang sabi, partner, ni barangay, in fact, ang sabi ni barangay, mag-converge na lang kayo. Sino bang, no, mm-mm. si barangay captain ba ang may problema? Actually, partner, ang nagsabi niyan ay si barangay secretary Mary Jane Belen Consejo. Ang nagsabi nung bawal nga magpaakyat dahil merong atraso yata sa kanila yung mga internet provider. Hindi ba nila sinubukang kausapin si Cap? Baka ayun. Naman eh itong si Madam nire-regla lang. Masyado mahigpit. Anyway, partner, ito pa, partner, yung kabuo ano. Kasi walang pumapasa sa kanya. Yan. Sige. Kung nandun na kami sa barangay hall na nagre-request nga ako ng work permit, ang sabi ng barangay secretary sa akin, at hindi na lang po kayo mag-apply sa Converge, mm-mm. sabi niya. Sabi ko po dun sa barangay secretary, mm-mm. ma'am, actually nag-apply kami sa Converge. Mm-mm. Kaso, wala pala silang facility pa dun sa mm-mm. area na malapit sa amin. Mm-mm. So, wala rin kaysay, sabi mm-mm. niya. So, in short, walang ayon. Other choice. Kasi ayaw nilang payagan si Globe, ayaw nilang payagan si PLDT. Yeah. Yung ini-endorse yeah. nila na Converge is walang facility. So, ang problema, partner, di ba, nag-endorse sila ng Converge. Ngayon, nung tumawag kay Converge, ayaw naman magkabit ni Converge kasi wala silang facility sa area. Ay, ito nga eh. Sabi nga ni Domong Mamasan, yung barangay pako sa poste. Kasi, hindi na yun, ano nung gagawin natin? Sino mang gusto ninyo, di ba? Pako na lang. Oo, unless may iba pa tayong internet provider. Baka sakaling sila na ng pocket yung poste. Kinuha na si PLDT, si Globe, si Converge, hindi pwede. Alin, partner? Dilipan siguro. Anyway, partner, dahil dyan, partner, nakipag-ugnayan tayo sa Barangay Pleasant Hills, partner, dito sa Mandaluyong. Mm. At nakausap natin si Barangay Secretary Mary Jane Belen Consejo. Pakinggan po natin ang kanilang panig. Ayan. So po yan, ma'am, hindi naman po namin hinaharang. Mm-hmm. 2010 po, PLDT, kinumplay na po namin dahil po doon sa mga cabinet nila sa sidewalk. Nung umupo po kasi sa Kapitana Merby, mm-hmm. 2010 po, nagkaroon po kami ng project si Kapitana mm-hmm. ng beautification mm-hmm. dito po sa barangay namin. So, nag-conduct po kami ng inspection. Unang problema pong nakita namin, yun nga po ng mga poste, tapos mga cabinet po sa sidewalk. So, nalaman namin, meron po si PLDT. Mm-hmm. Nagkaroon po ng meeting yan, nagkaroon po sila ng kasunduan, at nangako mm-hmm. po si PLDT na i-clear po nila yung sidewalk. So, po, inintay po namin na tuparin po nila yung pangako nila. Mm-hmm. Ayun, partner. So, ang punto lang dyan, partner, ni barangay, kaya hindi sila pumapayag, actually, ang pinaghihigpitan lang pala daw nila is si PLDT. Okay. So, the reason why hindi sila pumapayag na magpaakyat ng PLDT contractor dun sa poste, kasi may atraso pala itong si PLDT. Mm-hmm. At ang atraso na yung partner, nagkakaroon sila ng beautification, pinatatanggal yung mga poste, etong si PLDT naman, hindi sumunod dun sa kasunduan. So, since 2010 pa daw yung partner. So, ayun. 10 taon na. Yung aking ninong MVP. Ipanawagan mo na nga, partner, para matapos na yung issue nila. Mr. Manny Pangilinan, yung mga mm-hmm. taon po ninyo, baka pwede po nating kalampagin ng konti mm-hmm. kasi mukhang nagkakaroon po ng atraso, kaya sayang din po yung customer na yon. Totoo, partner. Yeah, every diba? Time na may magpapakabit ng PLDT sa kanila, hindi nila pinaaakyat. Ilan ay, din yun. Talagang, ba? Diba? Yung area na yon sa isang barangay sa Pleasant yes. Hills, dami tao dyan. At saka, partner, importante kasi sa atin ngayon yung internet connection, kasi diba, ang dami-daming nag-work from home. Halos lahat nag-work from home. Halos karamihan din ng mga estudyante naka-online classes, di ba? Matagal na nga natin tayong dependent sa internet, lalo na ngayon. Totoo, partner. So, even sana, more. Yes, yeah, so sana pa payagan na tayo. Ito pa, partner, yung kanilang pagpapatuloy. Pinapaliwanagan din naman po namin
yung mga client namin na ganun po yung problema. Kasama po yung mga taga-PLDT po niyan, nag-install. So, ganun po ang nangyayari. Anyway, ma'am, aside sa PLDT, may issue din po ba kayo with Globe? Gaya po ng sinabi ko, ma'am, lahat naman po makakapasok. Wala po kaming hindi pinapayagan kung wala po silang nilalabag. Wala naman pala nilalabag. Yun nga, partner. Kaya lang hindi lang talaga pinayagan siguro. Medyo bad mood siguro talaga si Secretary. Tsaka siguro nakasagutan niya itong mga matitigas din ang ulo. As you know, matitigas din ang ulo niya mga minsan, di ba? Yung mga ibang mga ano. Mukhang hindi naman. Mukhang mabait naman itong si Miss Chris. Ayan. Hindi, okay. Yung mga ibig sabihin, yung mga tao na. Oo, yung mga contract. Minsan medyo mayabang din, eh, no? Tama. Sige, anyway, partner, matapos aksyon na ng isumbong mo kay Tulfo, at pakinggan po ninyo yung naging resulta. Kumusta kahapon? Okay naman. Alam mo ba ang problema lang kung ano? May naputulong na kabe doon mismo sa poste ng Globe. Oh. Ko, dahil lang sa ayaw nilang bigyan ng ano, di ba? Na authorization. In-splice. Sandali lang in-splice lang ng mga tao. Parang click lang, snap of a finger. Nagkaroon na lang internet. Pati yung landline namin, nagkaroon na ng dial tone. How many weeks ba kayong nawala ng internet? Since January. Ayun, partner. So after tagal na pala. Yes, partner. So January, nagsumbong kasi siya sa atin June. So almost 6 months, partner, na wala siyang internet kasi ayaw nga magpaakyat sa poste. So nung kinausap natin si Barangay Secretary, na pagbigyan tayo, pero yung ano sa atin is iaayos na lang si Globe yung internet connection nila. So yun, nakabitan naman sila na which is nagagamit naman nila ngayon. Nakakapagtrabaho na siya. Ayan. Ayun, very good, ah. Oo. At ito, partner, yung naging kanyang pasasalamat. Ayun. Nakalaki ng tulong mo. Maraming salamat. Ulitin. God bless. Bye-bye. Totoo lang na kung itong mga kasong ganito, mga kaibigan, hindi man ito nagte-trending o hindi man ito, no, pero napakalaking bagay ito sa ating totoo, mga mamamayang Pilipino. Kasi gaya niya, napaka-importante ng internet. Yes. Saka lahat, wala kaming pinipili dito. Lahat, mapa-internet lang. Ano, lahat ginagawa namin. Lahat ng tinatrabaho namin yan. Yun nga lang. Malibay partner pala sa mga personal issues. Yung mga personal na issue. Pasensya na po, pero mahihirapan po tayo sa mga ganyan. Pero nakasad naman po yan sa aming Facebook Messenger kung ano po ang mga hindi namin saklaw. Anyway, sige. Partner, let's continue. Anyway, partner, ito pa partner, takalakayin natin itong dumulog sa ating tanggapan kanina para isa itong Good Samaritan partner, para isa uli yung kanyang nakitang wallet. Sige, basahin natin. Ano ang nawawala? Ito ay isang wallet. Ito ay natagpuan along Podium Ortigas. Uy! Mamaya-maya ta nakaano na to, ha? At ang owner si Owen Tendon. Yon. So marami siyang kwan, marami siyang nakalagay dito, mga cards, credit cards, Mabuhay Miles, health card, SMAC, Mastercard, ang dami. Yes. So technically yan, may field care pa siya. So technically itong tao na to, mukhang nandiyan na lang yung nandiyan ang buhay niya. Yes. Sa kanyang wallet. Puro credit card, halos partner, Mastercard yung laman. So sa kung sino man ang nakakakilala kay Mr. Ano pangalan nito? Owen Pendon. Owen Pendon, makipag-ugnayan po sa aming opisina. Magtungo po kayo sa Unit 2702 Burgundy Empire Tower or Tiga Center, Pasig City. O di kaya po i-text partner yung ating contact number na 0998-792-7179 or 0998-792-6304. Yes. Sino ba nakahanap nito? Ito ba si Bernardo? Si Bernard Pae. Yes, nagpapasalamat pala kami kay Mr. Bernardo T. Pae at pumunta siya sa aming tanggapan upang ibalik ang wallet na nakita niya. Totoo, partner. Actually, partner, bihira na lang yung mga ganyan tao. No? Napakabihira. Yung magsasaole. Kaya nga eh. Di ba yung Seiko wallet noong araw, sabi nga nila, swerte. Ngayon hindi. Depende sa tao nakakita. Totoo, partner. At saka partner, ang nakakatakot dyan kasi credit card yung naiwan niya.
'di ba, yung minsan may mga modus tayo dyan na i-swipe na lang, makikita mo na yung account number, naku, yung mga password. Yung mga so mabuti dyan na lang at si Mr. Bernardo Pae ang nakakuha at ibinalik kita sa ating opisina. So kung nakikinig ka man, Mr. Owen Pendon. Ayun, Pendon o kaanak ni Mr. Owen Pendon, makipag-ugnayan po kayo agad sa opisina ng Isumbong Mo kay Tulfo para makuha po itong inyong wallet. Magdala lamang po ng valid ID. Yes. Okay. Very good. Good news yan. Good news yan, partner. Yes. Isa pa, partner, sa mga reklamo na nakalatag sa atin ngayong araw, partner. Okay. Isa itong hinaing ng isa sa mga frontliner natin noong April. Nako. Noong April pa. Ito, partner, baka hindi alam ng lahat, no? Ang Isumbong Mo kay Tulfo, operational tayo kahit naka-ECQ, walang pasok. Yes. Diba? So, yun, wala man kaming opisina, pero tumatanggap kami ng call and text sa mga hotlines namin. So, marami-rami tayong listahan ng mga kaso na naresolba natin, partner. Isa ito sa mga kasong iyon, partner. Ayan. Anyway, dumulog sa ating programa, partner, si Miss Casey Espinosa. Ito ay isang janitress dito sa May Wildlife. Inirereklamo niya ang kanilang agency dahil hindi sila pinapasahod. Mag-iisang buwan na hindi pa nila natatanggap. Eh, partner, di ba, nung ECQ halos lahat kailangan ng pera. Kaya nga eh. Diba? Tama, partner, sa totoo lang, naiintindihan ko rin yung panic na mga hindi nakakabayad mga kumpanya. Pero, of course, kumita naman na kayo. Kung ano yung mga, kung ano man mga savings yung parang i-insure nyo naman, maging lesson yan. Totoo. Yan, maging lesson yan sa mga kumpanya ngayon na hindi nyo alam, akala siguro nyo, sige, tuloy-tuloy yan. Bigla-bigla may ganito. Totoo, partner. Diba? At saka, partner, yes, naiintindihan natin na dumadanas din ng kahirapan yung mga kumpanya na yan. Pero sana intindihin din na yung mga taong yun, no? Sila kasi walang-wala na talaga silang mapupuntahan. Samantalang yung mga employer, kahit papano, siguro may mga naitabing savings. Oo. Tsaka ang kawawa dito yung manggagawang Pilipino. Sila ang kawawa. Kahit isang toka, partner. Actually, meron nga akong ano, nga lang, ayoko na muna sabihin, pero magkakaroon po tayong hopefully in medyo tumagal-tagal lang po tayo na instead na Ayuda Project, ito lang, shameless plug, sa pinaproyekto pa namin yan, na ang Isumbong Mo kay Tulfo ay magbibigay ng mga kaugarang trabaho sa mga taong nangangailangan. Siyempre, of course, hanapin muna natin yung mga ano, and now we are now coordinating with the inter-agencies, yung mga what do you call this, manpower agencies, kung saan kami fit to get yung description ng job description nila. So antabayanin niyo po yan, mga kaibigan, para sa mga yun, sa mga taong naghahanap ng trabaho o naghahanap ng ayuda, bibigyan na lang namin kayo ng trabaho. Ayan. So antabayanin niyo muna yan. That's already in the pipeline and hopefully matuloy natin yan, para partner. Para instead na ayuda, pera, o ano, bibigyan natin sila ng pangkabuhayan. Yes. Ito nga, partner, sabi ni Mr. Jordan Red, nako, ang mga agency talaga nandadaya na naman. Kawawa naman ang mga namamasukan. Pandemic, kailangan ng pera ngayon. Totoo. Kaya nga. Kaya nga yun. Kaya inaksyonan ng tanggapan ng Isumbong Mo kay Tulfo ang reklamong ito. Pakinggan natin yung naging panig ng agency. Okay. Yung April 15, kaya hindi sila nakasahod, is bali lang ang binigay namin sa kanila. Okay, yung sasabing 2,000. Yes, oo. Okay. Kasi sarado po yung banko. Hindi po kami makapag-withdraw. Kaya ang ginawa ng bursa, nangutang na lang para makabali yung tao, para magkaroon sila ng financial assistance. Okay. Anong banko, sir, so, sarado, sir, that time, noong April 15? Sarado po yung Metrobank dito sa Mandaluyong eh. Wala Metrobank na, sa Mandaluyong. Yes. Tsaka yung mga ibang banko po, sarado. Okay. Kaya wala kami choice na makapag-auto-transfer. Ngayon, the following day, ganun pa rin naging kaso. Supposedly, Wednesday dapat sila sasahod. Ang kaso, sarado pa rin. So ang katwiran nito, partner, itong agency na to, ang pangalan nito, PRC Manpower Agency. PRC. At ang kausap natin dyan, si Mr. Alexander Canma, yung kanilang HR manager. Ang katwiran ba naman sa ating partner, kaya hindi raw sila makapagpasahod sa tao kasi sarado daw ang lahat ng bangko. Actually, isa nga hindi sa po. Mga establishment na bukas, partner, ng ECQ. Pag nagsarado ang bangko at hindi na po sila nagbukas, patay na po tayong lahat. Totoo yan, partner. Ang ano, no, ang... May masabi lang, Mema. Yung sabi palusot. Sabi nga ng mga millennial, oh. Mema next lang, next time, Mema. Kung magpapalusot tayo, medyo magkaroon naman sana ng gravity. Oh, no? Lagyan naman ako dati ng konting substance kasi parang ginagawa nyo pong angats yung mga totoo. Angats ba?
Huwag naman pong gawing tanga yung mga tao. Huwag totoo, naman pong partner. At saka partner, ito yung hinahabol ni Miss Casey, no, is 4,000 tapos yung salary niya for holidays ng apat na araw. So, medyo malaki-laki. Probably mga 8,000 to partner. Malaking halaga na para sa isang pamilya. Diba? Oh, no. Sana maibigay. Napaka-kwan na lang yan. Napaka-diit na halaga naman na siguro yan. Totoo para, yan, partner. Anyway, partner, matapos aksyon na ng isumbong mo kay Tulfo ang reklamong ito, ito ang naging resulta. Ayun. Balita lang ako dyan sa kaso mo kung kumusta na. Ay, ma'am, na ano na po, nakuha na namin po yung ano nung Saturday umaga kasi po na bigay yung reference number namin galing Cebuana. Ano na po, mga alas 4 ba yun? Mm-mm. So, nung Friday, lahat kayo nakakuha na kayo ng sahod? Opo, ma'am, through Cebuana. So, nung araw din na yun, partner, ang sabi kasi sa kanila, hindi raw muna sila pasasahuri nung araw na yun kasi wala daw budget. Nung tinawagan natin, partner, nagulat ako, nakapaglabas naman pala ng pera. Pinasahod din pala nung hapon na yun. Pinadaan daw sa Cebuana. Biruhin mo ba naman, partner? Diyos ko. Baka biglang nagbukas ang bangko. Baka nakausap yung si paring manager, pare, buksan mo na. Medyo nagkakahiyaan na kami rito. Medyo nakakalampag na kami ng very light eh. Ayun. So, ayan. Anyway, naibigay right away nung hapon ding yun, yung kanilang mga sahod. Mm-hmm. At ito yung naging pag-uusap namin sa kanilang pasiraman. Pasalamat po kami kasi kung hindi nyo po natawagan, hindi rin po ano, hindi rin po sila mag ano, yung parang sa-action. Parang ano ba tawag dito? Opo, agad-agad. Yun nga lang po, nagagalit kasi daw bakit daw may tumawag. Natatakot na nga daw ano kasi baka daw pagkatapos ng ano ng quarantine, i-imbestigahan na daw ng Tulfo yung agency nila. Hindi ko lang ma'am alam to kung ano ha, kung alam to ng mismong may-ari ng agency kasi sila-sila lang naman yung dadun mismo kaya din naglalakad niya. Ginagalit nyo pa yung partner ko eh. Kailangan pa ba magalitin nyo si Miss Desa para mabibigay nyo yung sweldo? Ginagalit nyo eh. Sabi partner, oh, si Miss Desa pa lang yan. Natakot daw at baka pa imbestigahan daw natin. Siguro partner, maraming tinatago ito. Siguro. Yung mga ganyang agency, hindi mo pa pagkakatiwalaan yan eh. Ayan, ha? Delikado yan. Sige. Okay, ano ang kinatapusan? So, okay na? Wala na tayong... Na-receive na nila, partner. Na-receive na nila. O, yun. Sige. Okay. Sige. Eto, partner, ihabol lang natin, no? Isang reklamo laban sa isang cargo company. Mm-hmm. Eto ay kilalang kilala. May C, may B, may L. Aba! LBC. Wow! Yan ang tinatawag na hari. Hari. Kulay pula. Padala. Ayan. Ayan, hari partner. Ng padala. Dumulog sa ating tanggapan partner si Mr. Raimundo Dionisio all the way from La Union para ireklamo itong LBC, hari ng padala. Dahil nawawala ang kanyang cellphone, dalawang unit partner na pinadala niya doon sa, cargo company. Ang tanong, anong klaseng cellphone? Mamahalin siguro yan. Ayun partner. Ito partner, pakinggan natin ang kanyang naging sumbong. Para po sana humingi po ng tulong at ireklamo din po yung LBC dahil po nawala po yung pinadala kong cellphone papuntang Rojas Isabela. Dalawang unit po na Oppo A9 2020. Buong price po noon is 25,980. Ipapadala ko po sa Rojas kasi yung kaibigan ko nakisuyo sa akin. Kaya nakisuyo kami sa credit card nung kasama katrabaho ng asawa ko. Okay. Saang LBC branch mo to pinadala? Sa Maykawayan po. LBC Maykawayan. Nag-declare value ka? Meron. Kano lang dineclare value? 10,000 pesos. Bakit ganun lang kaliit yung dineclare mo? Kasi po, nagtiwala lang naman po ako na alam ko naman po darating yung cellphone doon. Kasi ilang beses na rin po ako nagpapadala sa kanila eh. Okay, so ilang beses ka na nagpadala at sa LBC? Siguro po, mga 10 siguro. Mga 10 beses na po siguro akong nagpadala sa kanila. Lang? Ng mga cellphone din po. Top. Yan. Ayun, partner. So, ang sinasabi niya, partner, nagpadala daw siya nung dalawang cellphone para gagamitin sana sa online classes ng mga teacher. Ano ba yan? Diyos ko naman. Ay, kaso nawala, partner. Eto, pakinggan pa natin, partner, yung pagpapatuloy ng kanyang sumbong. Okay. Nung chinek ko po sa status po doon sa online, nakalagay pa rin po siya, still shipment going to Rojas pa rin siya. Pumunta ako uli ng LBC Maykawayan at if I nalo up, ayun po, sinabi na nila na ongoing pa po yung on the way pa lang yung parcel. Kambante pa po na baka nagkaano lang, na-delay lang siguro dahil nga sa pandemic po. Mm-hmm. Then, another 1 week again.
Ayun, ang sabi na niya sa akin, parang may kakaiba nang nangyari kasi hindi na daw kapanipaniwala na inabot na siya ng mga 3 weeks. Sabi po niya, hintayin lang daw yung reply ng sahab. Kaya binigyan ko uli sila ng 1 linggo uli. Nung sinabi niya nang nawawala na po talaga, sabi niya, tatawag na lang daw po yung customer care sa akin. Ayun. Ayan, ang mangyayari niyan, partner, okay na ba? Kasi tama yung dinidiscuss natin kanina. Eh, ano bang misdeclaration ba yun? Sa LBC kasi, partner, pag nagpadala ka kasi dyan, may pinapi-fill upan sa'yo na form na ide-declare mo doon yung value nung item. Tama. Ngayon, yun kasi, partner, yung kumbaga lumalabas na insurance na pag nawala yung item na yun, ibabalik sa'yo. Correct. Eh, etong si Mr. Raymundo Junicio, ang dineclare lang yata niya doon sa kanyang form, 10,000 ang value ng kada isa. Nako. So, lumalabas sa 20,000 kasi dalawang item. Ah, 10,000 lang for two item. Ah! Mali pa. Wherein dapat supposedly, ang i-announce niya, 25,000. Per item o parehong? Para sa dalawa kasi ang cellphone na to ay Oppo A9. So, nakakahalaga siya ng almost 13,000 kasi each. O, tignan mo. Actually, naiintindihan ko kung saan ang gagaling yung kung bakit niya minisdeclare. Kasi baka mamaya kasi pag-interesan. Or baka naman, partner, kasi pag mas mataas yung value ng item, mas mataas mahal yung babayaran mo. Mas mahal. Siguro mataas yung mga 100 pesos, no? Mga 200 pesos. So, yun, partner. Eh, kaya naman pala. Anyway, sige. Anyway, partner, nakipag-ugnayan sa LBC at itong naging, ang naging action ni LBC is ibabalik, i-refund nila 10,000. Kasi 10,000 lang yung naka-declare dun sa form. Ay. Pero the fact na ibabalik ng LBC, magandang balita. Magandang balita naman, partner. Kaya lang hindi niya siguro matanggap na 10,000 lang. Eh, kasalanan din naman niya kasi, partner. Ay. Na-misdeclare. Anyway, sige. Ito, partner, pakinggan natin ang kanyang pagpapatuloy ng kanyang reaction. Reaction, sorry. Ano po na ibalik po nila yung unit kasi po para sa ano yun, sa teachers, para sa online class nila. Yun lang naman tong hiling ko, sana maibalik nila yung cellphone. Kung nawala nga po, balik nila yung market value kahit mag-investiga sila kasi may price naman po dito, may receive. Kasi ma-accept ko po sana kung due to ano siya yun, nawala siya due to calamity. Kaso lang, negligence naman nila yun. Sabi, ang approved na lang po na, ano, na value is 10,000 lang plus yung shipping fee. Yun lang daw pong ibabalik nila sa akin. Which is parang napaka-unfair naman, ma'am. Nakikita ko po sa inyo, ma'am, na dami po kayong nakasusolve na case. Kaya nagkampante din po ako at naniniwala po na matulungan niyo ako. Yun. So, dismayado siya, partner. Kasi syempre nga naman, cellphone niya yun eh. 27,000 tapos 10,000 lang yung may babalik. Pero kasalanan mo kasi. Yan. Maging aral sa atin mga kababayan, na lalo na kayo nagpapadala kayo ng mga cellphone o yung mga goods. Gawin nyo, i-xerox copy nyo yung ano, yung invoice or yung mga resibo, i-submit nyo ng ano, wag kayong mag... Nang totoo, wag yung baka mamaya nanguhula ka lang dyan. Kano ba at saka partner, sabi nga nila, honesty is the best policy. Yes. Diba? Kung 27,000 yung value at dineclare mo, walang problema, maibabalik sa'yo yan. That will keep you away from trouble, totoo, sabi nga nila. So, please. Ito, partner, no, nakipag-ugnayan tayo sa LBC, partner, through email. At sumagot naman sa ating si LBC, sadly lang, partner, yan talaga ang kanilang policy. Aray. Minsan, kailangan din yan. Minsan, siguro, kailangan niya rin siguro matuto dahil gawa nung, yun nga, may kapabayaan din si... Totoo. Sir. Lesson learned yan sa lahat ng mga kliyente. Hindi lang ng LBC, no? Sa lahat ng mga cargo company, i-declare ninyo ng maayos at totoo yung value ng item. Yun. Kasi at the end of the day, kayo rin ang magbe-benefit niyan, partner. Correct. Diba? Tama. Yun. Yan. Sige. So, okay, partner. Yun. Ito, batiin ko muna itong mga makukulit dito. Yan, si Kent Avestros. Magandang hapon, mahilig sa kotse yan. Kilala ko yan dun sa kaibigan baka kong baka pwede magbigay yan ng isang kotse dyan, no? Pwede na yan bigay sa akin kotse. Yung galad niya car yung car. Touring, yan. Iba ako umubo, partner, eh. Car. Car.
Eto partner, si, ano niya, si nagkomento si Roger Nuncio. Sabi niya, Ma'am Desa, ang meaning ng LBC, Lost Baggages Company, kaya nawala. Si Roger Nuncio po nagsabi nun, hindi po kami. Hindi po kami, ayan, ah. Sige. Binasa lang kami ito yan. Ito po ang address si Roger Nuncio. Eto. Joke. Eto pa partner, sabi ni Miss Jordan Red. Siguro ito yung kaso natin kanina, partner, dun sa laban sa agency. Natakot kila idol, kaya nanginig sa pagbibigay ng sweldo. Sabi ko nga kanina, hindi po si idol, hindi po si Kuya Mon, hindi po si kung sino, hindi po ako, kundi si Angel Desa pa lang yan. Paano pa kaya yun? Pag si Kuya Mon. Si Kuya Mon. Tapos si Angel Alimpa. Yun, medyo may... At saka partner. Yung lola ng bae, este, ng bayan. Ay, partner, nakikinig yan. Nakikinig mo lang, sorry. Si Miss Alin. Sige. Oh, at saka partner, hindi tayo nananakot, partner. Hindi tayo nananakot. Doon tayo sa ano, sinasabi lang natin ang totoo. Doon tayo. Hindi kami naninindak dito, nakikipag-away, nakikipagsagutan, hindi. Hindi kami nangaharas. Well, not unless na magagalit din kayo, eh, that's nasa mali kayo, eh, ibang usapan po yan. Makikipag-dialogo siguro tayo, partner, kung alam nating nasa tama ang complainant at yes, mali ang respondent. Tama. Yan. So, yun. Sige. Anyway, at, partner. Yan, may singit ko na yan. Yes. Kay Mr. Roel Soriano, kapatid ng bayan ko to. Hello. Good afternoon. Si Lino De La Cruz, ang aming guard. At yun, mga tropa-tropa dito sa Quezon City watching. Ito, si Randy Santisas. From Manila. Magandang hapon po. Ayan. Ayun. Magandang hapon din po kay Mr. Nicaps. Ang sabi niya, sayang naman, kaso kasalanan niya din. Next time kasi ilagay at sabihin ng tama kung ano ang nasa loob. Correct. Ayun. Sabi ko nga, honesty is the best policy. Yeah. Silbing aral. Hindi yung nagmi-misdeclare. Totoo yan. Hilig-hilig kasi mag-misdeclare. Ayan tuloy. Sino kasama mo kagabi? Parang ganon. Huwag ganyan, partner. Hindi tayo nagtuturo ng ganyan dito, mali, partner. Yeah. Doon lang tayo sa katotohanan. Sabi yung totoo. Sige. Anyway. Oh, may oras pa ba? Wala na, partner. Actually, patapos na ang ating oras. Anyway, ako pa rin po si Angel Desa. Pansamantalang humahalili kay Angel Alin Ferrer. Bukas po magsama-sama pa rin tayo dito sa DZRJ Radyo Bandido. At ako naman po si Bon Turfo, ay inyong bagong kakampi. Well, magiging lumang kakampi na yan in a short while. Para kay Kuya Mon, Kuya ng Bayan, maraming salamat po Luzon, Visayas at Mindanao. At sabay-sabay nating sabihing, Pinoy, mabuhay ka. Tagapagtanggol ang nabi, ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isubong mo kay Turfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga magpangabuso ay lahat tumutubi. Turfo, tagapagtanggol ang nabi, ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isubong mo kay Turfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga magpangabuso ay lahat tumutubi. Sinimulan ni Ate Alin at ni Kuya Mon, programa na binuo nilang dalawa na buong mga krimen at anumalya ay lahat baon. Walang witness, lahat na so we never acted like a goon. To ang unang sumbungan na bayan, di mo nakakilangan kung mag-alitlangan. Handang-handa kang tulungan hanggat ikay nasa tama at wala sa kamalian. Siya ang nagsiting kamay na pwedeng-pwede hawakan na wala na sandali at muli nagbabalik. Isinama ang anak sa pwersa na parang hindi pinapakilala ang kanyang anak na malupit. Bon Turfo ang pangalan, siya ang bago nating kakampi. Bon Turfo, tagapagtanggol ang nahabi, ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Turfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga magpangabuso ay lahat tumutubi. Turfo, tagapagtanggol ang nahabi, ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Turfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga magpangabuso ay lahat tumutubi. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.